Samantala, dalawang motorcycle driver ang sugatan matapos bumangga sa isang truck sa North Luzon Avenue, Quezon City. Ang update ihahatid ni Jeff Caparas. Tito Jeff, tokayo, magandang morning. Magandang morning, Tito Jeff. Alam mo, napakaswerte ng isang rider. Matapos nga siyang pumailalim sa isang 22-wheeler truck, ay mga galos lamang ang kanyang tinamo. Agad siyang nilapatan ng first aid ng mga taga-barangay at ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office sa aksidente niya naganap mag-aalas 12 kanina sa flyover sa Luzon Avenue. Ang kanyang motor inabutan pa ng ABS-CBN sa nakakalso sa ilalim ng truck. Sa likod naman ng truck, may isa ring rider na dadamay umano sa aksidente pero hindi na umano ito nagpadala sa ospital. Ayon sa driver ng truck, galing siya sa Cainta at dadali ng mga kargang bakal sa Bulacan. Mabagal umano ang takbo niya sa paakyat na bahagi ng flyover nang biglang sumulpot ang mga motor. Yung motor, sumagi doon sa kotse. Tapos tumulapon dito sa linya ko. Kaya siya naipit sa traktor. Opo, kasi yung kotse na nandito sa gilid ko, lumusot sa gitna, kaso lang binangga niyang gilid ng kotse, kaya tumapon dito sa ano ko, sa linya ko. Parang nagabulan sila, sir. Nagabulan sila. Nagabulan. Tapos lumusot sila dito. Bali kasi yung right ano niya, legs niya nakaipit doon sa may kalagitnaan ng gulong eh. Tsaka yung right shoulder niya andun din sa kabilang gulong naman nakaipit. Kumusta sir yung biktima? Breathing naman siya, okay naman siya. Bali pagdating namin, wala na nga sila, pero ayon sa naano namin, nag-sign waiver na sila. Which meaning? Na okay naman sila, nagpa-atid na lang sa bahay nila. Nagulat nga ako, ang bigat ng truck, pero okay siya. Ito Jeff, patuloy investigasyon sa insidente at posible namang maharap sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property at physical injury ang driver ng truck.